I'm sure tinatanong niyan, negosyo ba o property? Should I buy my own property or should I rent muna? Hi guys! Welcome to my vlog, Survive and Thrive. Ako si Lester Pimentel-Ong at ako isang entrepreneur na nagbibigay sa inyo ng business tips, motivational tips at personal finance tips na makakatulong sa inyo. So today, ang pag-uusapan natin ay ang property investment. And since property investment is something that I am not an expert of, humingi ako ng tulong sa very good friend ko na si property guru Mr. Carl D. para magbigay sa atin ng property investment advice. Si Mr. Carl D. ay isang property consultant na merong 10 years of experience being a sales director sa property giant na Ayala Land. And right now, he heads his own company called Spectrum Investment that manage different property portfolios for his clients, and he also gives consultancy on property investment. Kaya today is a very lucky day for all of us kasi bibigyan tayo ng mga important tips ni Mr. Carl D. kung paano magsimula sa property investment. Everybody, let's welcome the property guru, Carl D. Hello, hello everybody. Hello sa lahat ng viewers ni Direct Lester. Hello. Hello Direct Lester, how are you? I'm good. It's an honor to meet you again. Actually, si Carl is my friend for more than 10 years, I think. Yeah. And he's somebody that I really look up to. Nanonood ako ng vlog niya, inaaral ko yung mga TikTok messages niya. And then I even got his book and I was inspired by his ideas about property investment. Kasi yung property investment, it is something na hindi ako masyadong familiar. Kasi as an entrepreneur, ang alam ko lang paraan para kumita ng pera ay gumawa ng something at magbenta, particularly food or movies. That's something na kung saan ako marunong kumita ng pera. Kailangan kong gumawa at magbenta. So sa property, doon ako bilibe sa mga magagaling sa property investment. Kaya hiningi ko yung tulong ni Carl para tulungan din tayo paano ba magsimula sa pag-iinvest sa property. Lester, so, I just want to honor you also. Guys, sa lahat ng nanonood, We've known each other ni Lester for a very long time. I think more than 10 years, brother. I think mga more 16, 17 years. Yeah, 16, 17 years. So yeah, guys, you know, yeah. I just want to share na iba talaga ang kaibigan na matagal mo nang kilala. Those are like really gold na treasure natin. And I met Lester through yung business niya, Rise in the Box. Rise in the Box, yes. Ngayon, sobrang laki na. I'm a fan of Rise in the Box before, especially doon sa may USD kung saan ako nag-aaral. So, ako naman, na-meet ko si Carl, I think, 2 years ago. That time, we bumped into each other. Oo, sa Starbucks. That time, masaya ako kasi kakabenta ko lang ng property ko. Yung isang property, I got into a property na dormitory siya. Wow. Tapos, sabi ko, Carl, kakabenta ko lang pare. What do you think? Tapos tama-tama, yung sample na tumatak sa isip ko yun eh. Yung example na binigay mo, sakto pati figures. Kasi sabi ko, I had a property before worth 15 million na kumikita siya ng 100,000 pesos a month sa bed spacing. Pero sobrang sakit ng ulo ko kasi bed spacing talagang isa-isa kong sinisingil yung mga bed spacer. And yeah. I don't have really a time for doing that. At saka, other than that, maraming personal issues yung mga borders ng property. Eh. So, I ended up selling it for a profit naman. Parang binili ko ng 15, nabento ko ng 18. Tapos sabi mo, alam mo, ako rin meron akong property, 15 million. Pero feeling ko, selling at 18, hindi pa ako masaya kasi it could have earned more money every year and it could have appreciated more every year. So doon ko na-realize,
wala pa talaga akong alam sa property. I really need to learn more. But Lester, so, alam mo, ang ganda ng binanggit mo kasi those are real life scenarios talaga. Ang daming lumalapit sa akin na parang ganun yung concern. Do I get the money now? 18 million now? Or 100,000 dahan-dahan over the years? Pero wala naman right or wrong answer doon, direct. Talagang it's a personal preference kung anong gusto mo. Parang one time na or rental. Nagkataon lang, guys, no, direct. Ako naman, my model in life is ma-passive income talaga ako. Parang yun nga yung introduction natin na ang goal ko is makadevelop na makadevelop to the point na lahat ng gastusin ko sa bahay, sa buhay ko, is coming from the passive income, which is rental property. Yun, yan ang parang naging model ko naman. And sa lahat ng nakikinig, I've been on my journey for mga 15 years. 15 years ko na siyang inaasam-asam, and I'm not yet at the end of my journey. I'm still nag-iipon pa rin ng passive income, whatever I save from my active income, pag naiipon ko na, binibili ko ng property. Sometimes kasama, bibili ako ng property na may utang sa bangko para kung ano yung nakikuha kong income from the property, pinababayad ko sa utang sa bangko. So that's the leverage model naman. So okay. I prepared a few questions for you. I think, I know this is very, very easy for you to answer, but it is something very important for me kasi basic pa lang ako pagdating sa property investment. So ang gusto ko itanong, what are the risks and rewards of investing in a property? Like, kumpara sa ibang negosyo na trading, kasi kagaya ng business ko is mostly trading and service, investing in property business, what are the risks and rewards? Direk, napakagandang question yan. Okay, sa lahat ng listeners, I'm sure tinatanong niyan, negosyo ba o property? Negosyo o property, I guess kailangan talaga natin ma-understand na, or stock market, di ba? Stock market ba, Sir Carl, o property? I think very important na ma-understand natin na those are different products. Kumbaga, paano ko ba explain? Kumbaga, anong mas masarap? Japanese food, Chinese food, o Filipino food? Depende. Lahat naman masarap, di ba? Depende lang kung anong mood mo or kung anong gusto mo. So I think, to be clear, I think business really is the best in terms of making money. Yung talagang, di ba, direct, no? Yung business, yan talaga yung pinakamabilis na kumawa ng money. But also, ang business din ang pwedeng mawala lahat ng money mo. Di ba? Tama. High risk. Oo. Except pag syempre nasa sales ka, yung commission, which is, I think, is also a good model. I feel that yung mga nasa sales, mababa yung risk at maganda yung returns for their effort, di ba? Mababa yung risk. Tapos ang stock market naman, ganun din. Minsan, syempre kung hindi ka marunong, nagpapanik ka, bumababa yung price, nagpapanik ka rin. Ang property naman, for me, is slow and steady. So just like when we were growing up, yung story ng rabbit and the turtle. Diba si rabbit, ang bilis ng simula niya, almost mananalo na siya. Tapos nagpahinga siya para matulog. Si turtle naman, dahan-dahan, pagdating sa finish line, nanalo si turtle. So I think yun naman yung purpose ng property. Long-term, slow and steady growth. Okay. That's a very clear answer. Ang ano ko naman, next na question ko, kunyari sa startup o kaya sa mga young adults na nagtatrabaho, nakaipon ng pera, anong marerecommend mo? Bumili ba muna ng property para perhan o bumili ng property as an investment? Ano ang mas tama? Okay, very good question, Direka. And I'm sure maraming young adults na nakikinig sa'yo is asking that question. Should I buy my own property or should I rent muna? Okay. It's a very difficult question kasi ano yan eh, parang it depends eh. Di ba? Even yung mga tech team natin ngayon, nakikinig kasi sila rin yung young adults eh. Okay. I think, if financially, hindi ka naman in excess. Di ba? Kung na you're young, you're just barely starting, you just rent. Di ba? Although sayang pera ang rent, pero kung di naman kasi excessive yung pera mo, rent ka muna.
magsipag ka muna, magtrabaho mabuti hanggang sa ma-increase mo yung income mo. When you reach a point na your income is excessive, diba? Ay talaga sobra-sobra na, pwede ka na pumasok sa other ventures like business, mag-franchise ka, or pag talagang established ka na talaga, you can now venture into property. Kasi on a deeper level naman, ito medyo deep to ah, pag medyo financially knowledgeable ka na, yung 30,000 na binabayad mo sa rent, let's face it, that direct, 30,000 binabayad sa rent, after 10 years, 15 years, 20 years, wala yon, it's gone. Mm-hmm. 30 years na binayad mo sa banko, kahit may interest man yan, after 15 years, sa'yo yung property. May napuntahan yung 30,000. So I think that's a very important mindset, Direk, na kailangan natin malaman. Marami kasi sa atin takot sa interest. Ay, ayoko nang umutang sa banko, may interest. Iipunin ko na lang yung pera hanggang sa makabili ako. Before you know it, 10 years nakadaan na. 15 years nakadaan na. Hindi ka pa rin nakakapundar, kumbaga. So, saka tumaas na yung tinatarget mong property. Tumaas na yung property. Abot kaya ng perang exactly, hawak mo. Exactly. Pero kung alam mo, at tama ka, Direk, at a certain point, ha, kung medyo advanced yung thinking mo, the interest sa banko is in a way not such a big deal. Kasi nilock mo na yung presyo, nabili mo na yung property, ginagamit mo na. Kung mag-charge mo siya ng 5%, 6%, minsan nga at a certain point, it's not that big eh, 5%, 6%. Compare mo sa pwedeng mangyayari by you acquiring and owning that property. You know, let's start, Direk. I wanna add a few more stories lang, dagdag ko lang. You know, in my world, I've been in the industry for 20 years, no? And siguro kwento ko lang a little backgrounder. You know, guys, I grew up just like si Direk Lester. Kami mga ano kami, mga working student kami. I was a delivery boy when I was 12 years old. Sa Binondo, Direk. So, mga batang Binondo tayo, mga batang Recto. Ang sweldo ko noon, 50 pesos a day. I was a delivery boy. So, umiikot ako sa Binondo, nagdi-deliver. And every time nagbibisikleta ako, nagdi-deliver, nangangarap ako. Ayun, malakas ako managinip ng gising na parang ganun. Wow. Kasi hindi naman kami may kaya at that time. Hindi naman sobrang hirap, but we're just really average Chinois. Average Chinois. Mm-hmm. Hello, hello sa mga kachinito out there. Kaway-kaway sa mga kachinito. So just like kami ni Direk Lester, nung nagsimula kami, you know, yung mga lolo natin, di ba, Direk, bote dyaryo, nagbebenta ng taho, di ba? That's how they started it before. Yes. So I was a delivery boy sa Binondo, and whenever nagbabike ako, nangangarap ako na parang, wow, ang nakakaingit naman, pardon for the word, pero syempre, you know, when you're bata, naiingit ka, bakit yung mga negosyante, yung mga businessman, meron silang ganun, building, paupahan. Then na-realize ko, tumatak sa isip ko nung I was 12 years old na parang lahat ng mayaman may property. So medyo tumatak siya. And then eventually, I studied architecture at medyo na-bless tayo at nakapagtrabaho tayo sa Makati. Sa isang company na ang pangalan na Ayala Land. Medyo, if you're familiar, it's quite a big company. So, yeah, that's the best property company na pinapangarap ko noon na makabili man lang. Ayun, kayang-kaya na ni Direk yan. Walang hindi problem. Hindi naman. Ano lang, snap of a finger lang. So, hindi pa rin. Yun lang, Direk, kwento ko lang yung ano, you know, so that's how tayo we started, delivery boy, hanggang sa marami tayong sideline, nagbenta tayo ng kung ano-ano, toilet paper, nagbantay rin tayo ng mga tiyangge, pinasukan din natin ng mga food carts, at in fact, there was one time pa nga nag-teacher pa ako sa computer school. You know, nagsisimula pa lang ang internet during the year 2000, may na-realize ako, may computer school dito sa Quezon City. Nag-apply ako. Ang ginamit ko na outline, yung nakita ko sa internet na outline. So, kinopy-paste ko yun, pinasabi ko, I can be the professor for this animation. And kung ano yung tinuro sa internet at that time. Siyempre, konti lang yung internet, di ba? Inaaral ko siya one week at a time. Tapos kung ano yung exercise, nung kinukopya ko lang. Yun ang ituturo mo. So I make 700 pesos per day. Saturday, wow. Sunday ko na sideline. And you know, sobrang babaw ko talaga. Whenever, iba kasi ang thinking ko sa pera.
and this might help other people, no? Hindi ko pinangarap na magkaroon ng milyones at that time when I was young, no? Masasabi ko lang, itong Sabado na to, wala akong gagawin. Kung wala akong ginagawa, gumagastos ako. Tapos init-init pa sa bahay namin. Kasi syempre, di ba, tipid-tipid mood tayo dati. Bata pa tayo, yung mga parents natin, tipid mood. So sabi ko, kaysa wala akong ginagawa sa bahay, hindi, dati wala namang internet na malakas, di ba, direct. Tama. So, sabi ko, mag-apply. Dial up pa noon eh. Dial up ang mga internet noon. Hindi unlimited yun. Oo. Binabayaran per segundo. So I would, sabi ko, dito na lang ako sa computer school mag-hangout kasi may aircon dito. Kakain ako sa Jollibee, 50 pesos a day. So positive ako ng 600 plus pesos, di ba? So ganun lang direct yung mindset natin. So when do you think hinog na ang panahon para bumili ka ng property for investment? Kasi kunyari ako, as you said, lahat naman tayo galing sa... We are not well-to-do. Hindi tayo galing sa mayamang pamilya. So naghirap, nagsikap. Kasi ako naalala ko, nagsimula ako magtrabaho, magnegosyo, 1997. Nakabili ako ng first property ko, 2011 na eh. Kasi lahat ng pera ko, imbis na... Angin ko sa imbis na bumili ako ng bahay, nanghihinayang ako umutang sa bangko, so I put my money back to my in growing the business. So for the longest time nagre-rent ako. And then natakot na lang ako kasi yung tinitirahan kong townhouse development nagkakaubusan na. Tapos yung owner gusto kong paalisin na kasi they would use it na. Yung nagpaparenta sa akin, kumbaga yung landlord ko, aalis. Doon lang ako napilitan bumili. Pero sa totoo lang, wala akong intention bumili kasi all the money that I earn, I put it back in the business. Instead of paying interest, I put it back in the business. And then napansin ko, mas mahal ko siya nabili than people who bought 2-3 years earlier. Kasi sa Quezon City noon, noong mga 2007, 2008, to 2011, grabe yung ano yung appreciation ng property. So feeling ko na napamahal ako. So ano ba talaga ang proper timing, Carl? Pero ngayon, direct, tignan mo naman yung background mo. Oh, parang may... Hindi, nasa nakikigamit lang ako sa... Manwari ka pa, direct, may slide pa. Oh, parang resorts, ano? Parang water fun. So, ayun. So, ano ang tamang timing? When do you buy? Kunyari, ako, startup entrepreneur ako. O, entrepreneur ako na nag-business na ng 10 years. Meron bang tamang timing dyan? O, wala? O, kanya-kanyang diskarte yan? O, may science ba dyan? Sabi nga nila, direct, follow your heart. Add to cart. Diba? Pero tama ka. That's a very good question. I think wala naman tamang timing. Diba? Walang tamang timing. Sa in fact, just to establish this, no, pwede kang tumanda at maging mayaman na umuupa ka lang. I think that's also possible, di ba? I mean, kung talagang magaling ka maging negosyo, pwede mo gawin yun. Lahat ng funds mo, inegosyo mo ng negosyo until mag-grow siya. I think business will be faster. But I think hindi lahat ganun eh. Minsan, I have many wealthy clients na lumalapit sa akin na, Carl, hindi ko na kaya mag-expand ng negosyo ko kasi parang either ang laki na or hindi ko na ma-manage, masyado na masakit sa ulo, marami ng collectibles. So I'm going to move some of my excess money into hard asset, property, lupa. And you know, may na-meet nga ako na isang super wealthy. This guy is super wealthy. At alam nyo, ay mga mayayaman nakaka-inspire. Because 50 million for them, madali lang. Money. Oh. 50 million na sometimes buong buhay mong iipunin because they have the right mindset and they have capital. Like may nakausap ko, sobrang yaman. Sabi niya, Carl, nakita mo yung property na yan. I don't know the exact number. Ah. Ito yung property na yan. Nakipagsabak ako to buy that property for 100 million. Wow. Million. Oh, malaki. And nakipagsabak ako, meaning talagang yun, I had to went through the paperwork, bidding, whatever. Talaga, I wanted to win. So nanalo nga siya. Pinursige niya. 100 million. And after 1 year or 1.5 years, nabenta niya ng 150 million. Wow! Net. So meaning, 50 million ng kinita niya in 1.5 years.
Diba? So, I want to simmer on that mindset. It's really a mindset wherein, if I had 100 million, pasensya na, sobrang laki ng number, no? Pero let's use this na lang muna as an example. Kung nilagay ko naman to sa negosyo, kailangan ko ng organization, manpower, bodega, I mean, to drive 100 million worth of sales, profits, ang laki ng negosyo mo to make that profit, di ba? So siya naman, parang sabi niya, ang ginawa ko lang, binili ko itong property, nakipagsabakan ako sa bidding, pero hindi naman ako yung sumabak, yung attorney ko eh. So binihan ako ng attorney ko, siya nagtrabaho, nanalo kami, I use my capital, and in one, and because I saw potential, sabi niya, because feeling ko undervalue, and feeling ko malaki ang potential, at magkaka-demand in the future. And truly, after 1.5 years, may lumapit sa kanya, okay, bilhin ko na sa'yo at this price. So sabi niya, alam mo, ang ginawa ko, for me to make that 50 million, kinailangan ko lang na isang filing cabinet sa bahay. Nilagay ko lang doon yung title, sinarado ko at nilock ko. Yun yung hindi pwedeng ma-achieve ng isang negosyo gaya nga ng sinabi mo. Kasi pag business, 100 million business, yung magtatayo ka talaga tama ng isang buong organization, managers, staff, and many other. And then to earn 50 million, you won't be able to earn it in a year or half a year, di ba? Yeah. Pero ang tanong ko, para naman sa mga common people okay. na nagtatrabaho, overseas worker, kunyari OFW siya, may family siya nandito yung wife niya, siya nasa barko, overseas siya. Sa smaller scale, possible ba yun? Kunyari, bibilihin mo ng 5 million, tapos bebenta mo ng 7.5 million in half a year. Nangyayari ba sa katotohanan yun para sa mga abot kaya ng mga kababayan natin na direct. Hindi 100 million ng budget? Pasensya na kayo guys na yun yung nagamit ko na example. Na-input ko lang. Pero alam nyo, wag nyo i-reject yung kinuwento ko sa inyo because magandang inspiration niya na parang, may ganun pala. How can I apply that big mindset into my capacity? So, wag natin i-reject yung ganung mindset. Oy, sige pa, Carl, kwentuhan mo pa ako ng mga nakaka-inspire na story. But on a more siguro abot kaya scale. I think yung time ang importante. For example, ito may story na naman ako. Ito kay si Tatay Arnold. Yung si Tatay Arnold is almost 70 plus year old guy. 70 plus year old. At naghihirap na siya. Kasi syempre, you know, when you're 70 plus, maybe when you're 50 plus, 60 plus, hindi ka na ganun ka high income earning eh. And then magbababa na yung income mo as you grow old, di ba? So he's 70 plus year old and wala na siyang masyadong income. Pero syempre, ang problema mo, when you spend your money, yung buhay natin, ang gastos natin is araw-araw ang gastos eh. Di ba? Mm-hmm. But, buti na lang meron siyang isang property. Yung isang bahay kung saan siya nakatira. Yung bahay na yon ay binili niya siguro 40 years ago or 30 years ago. For ilan thousand pesos lang. Maybe siguro 30,000 pesos siguro when he was younger. Nung mga 40s siya, ganun, 30s. 30,000 pesos o baka hindi pa eh. Diba? So binili niya yung bahay niya. Doon siya nakatira for the longest time. And when I met Tatay Arnold, lumang-luma na yung bahay, dilapidated na. Pero pag tinignan mo sa paligid, nagkaroon na ng maraming developments. Yung dating parang probinsya na walang masyadong na-develop na. Siyempre si Tatay, for the past 40 years, di naman niya inisip ibenta yun kasi bahay niya. Doon siya nakatira talaga. Oh. So, eventually, nabenta rin niya yung property niya for 3.5 million pesos. Noong nakausap ko si Tatay. Gano'n again? Sorry? 3.5 million pesos. So yung nabili na ng 30,000 pesos, nabenta ng 3.5 after maybe 40 years. I need to emphasize yung 40 years. So, nung lumapit siya sa akin, sabi niya, Carl, walang-wala na talaga kami. Kasi nga, yung gastusin niya araw-araw eh. Walang-wala na talaga. Hindi na niya alam paano mag-make ng income. Sabi niya, nung nabenta yung property, sabi niya, Carl, hindi ko ma-imagine kung kailan ako naging 70 plus year old. Doon pa ako naging milyonaryo. You see that power of property? Unimaginable na wow, may ganun. So, using the 3.5 million, bumili na siya ng isang mas maliit na property sa medyo malayo, na 1 million something.
Meron may 2 million pa siya. 2 million na sobra. Kung tinipid-tipid niya. Retirement niya. That should be workable. No? So, yun yung power ng property. So, what am I saying? You need time. Sa mga kunwari, mga fellow Filipinos natin, property is really long-term. Eh. In fact, yung mga tatay natin, yung mga lolo natin, when they buy property before, pang matagalan. Problema lang talaga ngayon, sabi tayo nagmamadali, yun yung problem. Kung gusto mong magmadali, hindi property yun. It has to be the other way. Although, syempre, yung kanina milyonaryong client natin, magaling siya. But it's not always happening. It took him time to be able to afford 100 million. It took him time. It took him connections and right mindset and right skills to sell it at 150 just like that. Hindi exactly. Panahon pa rin ang sagot. Tama ka. So you know, So when you ask yung mga audience natin pag nagtatanong, so Sir Carl, what is the secret para mag-make profit ng malaki sa property? I think number one is time, 'di ba? Number two, the acquisition cost. Yung pagbili mo ng property. Pagbili ng property. Andun eh. Yung talagang sinasabi nila eh. Sa property, you make money when you buy. Yun talaga yun. Hindi mo makokontrol yung pagbenta mo eh. But yung pag-buy, yung trip. And number three, direct, if I may add, property, and I guess all business, you need to be a visionary. Diba? Kailangan makita mo yung 10 years down the road, 15 years down the road. Kasi that's what will make you profitable. Eh. Diba? Okay. Ito, direct kwento ko lang. Ha. You know, if you follow me in my Facebook, guys, follow me in my Facebook, Carl D. Dash Property Guru. Yan. Follow niyo yan. Marami kayong matututunan. Ako, ginagawa ko yun. Salamat, sir. And meron akong private coaching na may bayad. So if you want to talk to me about property, may bayad yung private coaching ko. Pero, pag pumunta ka sa TikTok at magtanong ka doon, sasagutin ko na libre. Libre. So, ayun. Alam niyo na, guys, kung saan kayo makakalibre. Pero kung gusto niyo ng in-depth talagang magiging master kayo, doon kayo sa consultation. Pero mabilisan. Basic. Learn TikTok. The basic. So, ang tip ko sa inyo, learn the basic first through TikTok. Pag may alam na kayo, saka kayo pumasok sa consultation ni Property Guru Carl. Salamat, sir. Direk, kwento ko lang. Ha. Recently, meron kaming, nasa Facebook ko to, meron kaming property. Commercial area siya na ang lugar niya, hindi ganun kasikat, hindi ganun kapopular. Talagang medyo lower middle market area. So, nung binenda sa akin yung property, guys, I want to share with you, do not focus on the win. Do not focus on the win. Do not focus on the rent. Focus on the process. I'm gonna tell you a case study, meaning a success story. But I need you to focus not on the numbers, not on saying, ang galing mo, Sir Carl, not that. I want you to focus on the procedure, kung paano na-acquire yung property at paano nabigyan may income. Alright? So, it was an area na not so high-end, di ba? Not so prime yung property. But we saw an opportunity. Nung binenda sa amin yung property, nakita namin, uy, lahat ng property dito luma. Lahat ng property dito maliliit. Walang magandang structure. Meron lang isa o dalawang property na medyo decent at umuupa doon is Goldilocks tsaka 7-Eleven. And that's it. There's no more na. So, two ways to look at it. Sabi na, nag-usap ko yun na wife ko, either walang market, kaya wala pang big establishment. But we felt na hindi, wala kasing decent structure para pumasok yung mga bigger brands. Kasi puro maliliit lahat eh. This is sa may area ng Taguig. Just to share lang yung mga signal area. But, if you look at the aerial map of this location, sobrang high density, ang daming tao. So tignan mo, and it's largely a tao na yung typical middle class Filipino, may trabaho, may income, hindi naman sobrang laki, pero nagko-consume sila ng milk tea, ng kung ano-ano, di ba? Yung typical na nagko-consume. So, kailangan ng purchases. May purchases every day. May purchases. May transaction yung mga tao. Exactly. Dumadaan. Yeah. So, that was
siguro ilang months ago, few months ago. So we took the risk kami ng wife ko. We said, oh sige, sige, let's invest in this property. Hindi naman ganun kamahala kasi nga hindi yan siya prime. Hindi siya prime. So sabi, sige, we'll just take a risk with this property. Pagandahin na lang natin and we'll take the risk. Okay, so inacquire namin yung property. We took the risk. And guys, I want you to listen to this one. For the next 6 months, habang dinemolish namin yung property, pinagastusan namin yung property, tinayo namin, we were worried. Totoo lang. And we were worried na parang, naku, parang walang uupa. Parang nakakatakot. Kasi nga, your first mover ka eh, first mover. So after na natapos na yung structure, yung nag-try kami mag-offer sa mga friends namin, di ba? Mga big time na friends namin. So in-offer namin sa mga friends. De, in-assess ng mga friends, sabi nila, mga mayayaman na friends to, ha? Sabi ng mga friends ko, hindi Carl, hindi maganda yung area na yan kasi wala kang katabi, wala kang kapitbahay na decent. Tsaka hindi ka main road, hindi kayo nasa busy street, ganun. So maraming nag-comment na it's not a good property. So medyo na wala na naman kami ng loob, di ba? Parang nakakapanghinayang. But I just want to share na nung a few days ago, naglagay kami ng signage for rent. At pagtayo namin ng signage, biglang tuloy-tuloy yung mga tumatawag sa amin. And in just 24 wow. hours, meron ng umupa ng property. Ang so, galing. So but don't focus on the galing, ha? Focus on the process, ha? So, for 6 months, nag-worry kami, na-criticize yung property, talagang nawala kami ng loob. So, eventually, nakausap po na yung tenant. Alam mo, na-realize ko. Sabi sa akin, Sir Carl, kami po ay nagtatrabaho sa Jollibee. 20 years kaming veteran sa Jollibee. Kung ano yung ginagawa niyo sa Jollibee? Hawak po namin ang Taguig area. Ay, sir, sobrang lakas po ng Jollibee dito. Yung maraming tao eh, di ba? But, you know, it's a social na lugar na maraming parking. Ha? Very limited ng parking. So, doon pa lang na-realize ko na, uy, parang tama yung analysis na. So, they were Jollibee veteran. Sabi niya, Sir Carl, alam mo, for the longest time, Jollibee, gusto namin mag-expand dito sa area ng another branch. Pero hindi kami makahanap ng decent structure. Kasi walang malalaking area, puro maliliit eh. So, wala na sila sa Jollibee, but they have their own business now. And when they saw, wow. Sabi niya, Sir, sabi ko, sure ka kukunin mo to? Napag-aralan mo na ba yung lugar? Kasi wala eh. Hindi, sir, sure kami. Kasi 20 years na namin iniikot ang Taguig. Familiar na familiar kami sa market. At alam namin yung kinikita ng Jollibee dito sa area. Kaya confident kami. So, just to summarize, sorry Derek, ang haba ng kwento ko. Hindi, okay lang. Ang dami namin natututunan. The moral of the story here is, in property, you will really make it big. If you're the first mover, kung una ka at mararide mo yung, kumaga sa roller coaster, maride mo yung upswing ng todo. That's how yun. But mahirap, Direk, mahirap. I mean, I tell you, even ako, property guru, 20 years of real estate experience, minsan I doubt my strategy pa rin. But sabi nga nila, hashtag, kapit lang. Ako kasi meron akong nakikita ng isang business model. Actually, I won't mention the brand. Pero, kasi I have a business, right, Cinebox. Tapos, ang business model growth ko, nakikipiggyback ako sa big establishment like SM, Ayala, Robinsons, nakikipiggyback ako for Pure Gold kasi sila yung nagda-drive ng traffic. Pero isang business model, affordable burger siya. Ilan lang naman na affordable burger sa atin. So, kung ano yung pinakasikat na affordable burger ngayon. Sabi ko, kung ako, nagbabayad ako ng... Sa kanya, feeling ko, ang business model niya, humahanap siya ng murang property pero high density. Super high density pero low property value. Yeah. Ibig sabi, marami kasing ganun eh. Pagka medyo depressed yung area, di ba, medyo mababa yung property value. Yeah. Pero, maraming taong dumadaan. So, pag murang property value, mura ang rent. So, yeah. Sa typical store space, kunyari ako sa SM, nagbabayad ako ng 30,000, 35,000. Siya ang binabayad niya. 5,000, 8,000 to 8,000. So, 8, lamang nagad siya sa akin ng 8,000 to 10,000 ang sabi niya. So, lamang nagad siya sa akin ng easily 20 to 25,000. Yeah. Immediately. So, they built the... One of the major source of revenue nila is the rental
savings that they get. Oo. So, ang galing din kasi hindi sila property business pero they make money out of cheap property rental. Yeah. Just sharing lang. Kasi ganda, ganda ibang klase rin yung ano eh, ibang klase rin yung diskarte nila. Kaya minsan it's an eye-opener na minsan hindi natin nakikita, nakikita ng ibang tao. Tapos pag nalaman na natin yung sikreto, pwede rin natin subukan. So ngayon ako sinusubukan ko rin pumasok sa mga ganyan, mga low rental, labas ng mall, tapos high density, kasi ba ang daming tao dumadaan. You know, lagi ko, marami nagtatanong sa akin, Carl, what are the things to consider in property? You know, in property, tama. Yeah, I'll share with you. Tatlong P, three P's. Number one, yung product mo. Diba? Kahit anong, however you paikot-ikotin, your product has to be good. Just like yung business, diba? Your food has to be delicious. Ito naman, your product has to be good. Hindi talaga pwede yung pangit yung property mo and yet gusto mo pa mataas yung presyo. Okay, number two P, the price. Hindi rin talaga uubra yung masyado kang out of range. If you're out of, like for example, number one is property, di ba? Number one, property, kailangan maganda. Number two is price, kailangan within range. Kasi pag out of range ka to your target market, then hindi ka rin kukunin ng tenant mo, di ba? So, you want to be in that sweet spot. Kaya kami, when we analyze property, we analyze, okay ba tong product? Pag tinayo natin to, sino ang market natin? Ano ang affordability nila? Ano ang price point nila? Okay, pasok tayo dito. Okay, ito yung estimated price mo. Kaya nga, yung iba, they always ask me, so, Sir Carl, magkano percentage return ang gusto mo? Sabi ko, I don't know. Whatever the market is willing to pay, then I will take that percentage return. Diba? Number 3P. And pangatlo is the process. So number 1 is your product. Number 2 is your price. Number 3 is your process. What is the process? Meaning, pag lumapit sa yung potential tenant mo, yung potential client, kumusta? Are you easy to deal with? Are you reassuring as a landlord or are you snabero? Diba? Ang gusto, siyempre, kung ikaw yung umuupa, gusto mo ng landlord na nakausap mo, mabait sa'yo, jive kayo, parang barkada lang kayo. Kami, with our tenants, we let our tenants feel na we're friends, we're barkada, and we assure them, you know, basta, sabi ko sa kanila, you won't get BS from me. My goal is to make you successful. I want you to be profitable. Kasi pag kumikita ka, nagbabayad ka sa akin ng tama on my rent. And we're win-win tayo. So, you know, yung relationship, yung process with your tenant is also important. Yun. So, price, product, price, and your process. Natandaan namin yan. So, mabalik tayo sa property investment, no, para sa isang beginner. Ang tanong ko, sa Pilipinas ba, ang property merong dip? Bumababa ba? Kasi sa totoo lang, never pa akong naka-experience na bumili ng property tapos bumagsak yung property niya. Hindi niya maibenta. Parang, sa US, lagi kong naririnig yun, or sa Singapore. Pero sa Pilipinas, parang I never heard somebody na bumili ng property tapos bumagsak yung presyo, hindi niya mabenta, naipit siya. Parang, totoo bang hindi pa bumababa? Or wala pa tayo doon? Tutuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat sa Pilipinas? Ano ba ang sitwasyon ng property natin? Direk, I think that's a very, very good question. Lahat ng tao iniisip yan. I think, that's a very difficult... Paano ko ba sabihin to? Historically, meron na bang pagkakataon na bumagsak ang presyo ng property ng Pilipinas? I think, kasi ako, I never heard of anything like that. I think property as a product, as a character, siguradong pwedeng mangyari, bumaba yung price niya. I think I wanna say that first. Pwede. Although, sa kaso natin, sa Pilipinas. Although pwedeng hindi pa nangyayari, historically, but I would always say that's a possibility, especially on the following properties. Number one, if the property is not so good, siguradong babagsak yung price niya. Irregardless ano yung of not so good? Ano ibig sabihin ng not so good? Just to exaggerate, you buy a building. Bumili ka ng condo, pagpasok mo, puro tulo. Diba? First 3 years pa lang ng building, parang lumang-luma na. And then after that, yung living condition sa loob,
pangit na. Hindi na namamanage, you know, maingay na, mabaho, maamoy, hindi na didilapidate na yung building, naluluma na. Yun, sigurado ko after 10 years, 12 years, 15 years, hindi na siya desirable and may potential na bumaba na yung price. Pero paano bababa yung price? Here's how it works. Kunwari, the property is 5 million. Diba? And then, may bumili, hindi na siya happy living inside. Kasi sabi niya, ang pangit ng homeowners association, ang pangit ng building, hindi na ako, I don't feel safe inside, dilapidated na lahat. I wanna sell it for 5 million. Walang bumibili. Sige na, kahit 4 million. Walang bumibili pa rin. O sige na, kahit 3 million na lang. Wala pa rin bumibili. Sige na, kahit 2.5 million na lang. So that's how a property price goes down. Pag hindi maganda yung property mo. For me, that's the case. Ha? I think tama ka, no? Direct sa America, iba eh. No? Kahit maganda, bumababa yung price. So ganun na lang siguro sa Pilipinas. And of course, yes, oo. Anything that is overpriced, I think, may potentially mag-correct. Going back to what you were discussing, kunyari yung property, pangit ang management ng property. Kunyari ako bibili, should I go for the bigger brand, like more reputable brand, like Ayala or DMCI or SM? Should as a property buyer or investor, should I look for these brands? Or okay lang din bumili sa mga first project ng kumpanya na yon? Meron bang something to look watch out for para maiwasan? Very good question, Derek. And I'm sure maraming nga nang tatanong ng mga question na yan. No? It's a very difficult question. You know, guys, I work with Ayala Land for more than 10 years. So I know the ins and out of this property development, di ba? And I was homeowner president tayo na isang building a few years ago. So alam din natin what it takes to run a building. No? So I think it's a bit safer. Kumbaga parang blue chip to buy the branded ones. Yung hindi branded, they can also be good. Diba? Kasi hindi naman natin sila kilala. Pwedeng they build a reputation. So I think yung kwento. Yung kwento, okay, fine. The branded ones are there. Diba? The SMs, the DMCI, the Ayalas, the Avidas, they're very established. Meaning, they will not do things to harm what they built for 20 yes. years. 40 so, years, meron silang, kumbaga, brand na pinangangalagaan. Yeah. So, madaling salita, hindi ka nila lolokohin. Hindi ka nila basta-basta lolokohin. Because that's not their business model. Yes, diba? Yes. I work with Ayala. They will not intentionally hurt you. Customer. And it will affect their whole business. You know, I've been hearing of people complaining about, ay, si ganun, hindi ako ni-treat ng mabuti, hindi ako, you know. I'm sure may something na nangyari doon na hindi lahat fault ng developer. Kasi nga, the developer will not intentionally create negative. Mas malaki yung at stake kasi sa kanila. Oh yeah, definitely. Oo. But in fairness to the small developer, may mga small developer naman din na okay, I'm sure. They're trying to build their reputation na gaya ng sinabi mo. Ang challenge lang talaga is, okay, here. I'm gonna tell you a lesson I learned from Fernando Zobel when I was a young kid working in the Ayala Group. Sabi ko, Mr. Zobel, what are your take about people saying ang mahal ng property natin? Mm-hmm. Mr. Zobel told me, Carl, one-to-one to, ha? Talaga, kinilig talaga ako nun eh. Sabi niya, Carl, the reason na mahal lang property ng Ayala is because we put so much effort and manpower in that property. Pag masyadong mura yon, hindi siya sustainable. Meaning, pag hindi siya profitable, hindi ko kaya kumuha ng magaling na engineer to make that property for your customer. Kung hindi siya profitable, after 5 years, malulugi yan, madidemotivate na lahat ng tao, hindi yan matatapos ng maayos. So there has to be a certain level of profitability for it to be sustainable. And if the project is sustainable, rest assured, it will last a long time. Ang downside kasi, Direk, you know, sometimes minsan ang kultura natin, we like cheap, we like mura. Ay, mura. Tama, mura. Ang discount nito. But from my point of view, everything has to be sustainable. If somebody comes to me and say, Sir Carl, you offer ko tong services ko, murang-mura lang. Medyo maghanda ka na dahil sa sobrang mura, hindi ito magsusustain ng matagal. Hindi kayang sustain. Ito, kwento ko lang, Derek.
may mga lumalapit sa akin, sabi niya, itong contractor ko, di ba, mga, after a certain time, iniwan na yung project, hindi na tinapos. Di ba? Kasi wala na siyang pagtuloy. Oo. And I would say, it's hard to just blame the contractor. Kasi pwedeng depende rin, baka marami kang changes along the way. Tama, or tama. Pinahirapan mo yung pag-collection niya, wala na siyang pang-sweldo, eh, magdi-disappear na lang siya. So, yung sustainable is really important sa lahat ng listeners out there. You know, this is applicable in everything that you do. If you're talking to a supplier, if you're talking to a partner, if it's not sustainable for him, then it will not work. And I always tell my suppliers, my contractors, I tell them, you know, I understand. Lahat tayo, we have kids to feed and we have bills to pay. Yeah, so they need to make money also. Yun lang. So sustainability. Kaya sila nagnenegosyo kasi kailangan nilang kumita ng pera. Yeah. So kung hindi realistic yung presyo nila, hindi realistic na sobrang mura, hindi sila kikita, eh hindi nila malamang hindi tama yung resulta ng produktong ginagawa nila. Yeah. Kaya nga ako, ang advice ko rin, marami din kasi ako mga friends from overseas, nagtatanong sila, nakaipo na sila, nagtrabaho sila sa overseas na matagal, nakaipo na sila, gusto nila mag-invest sa property dito sa Pilipinas. Ako kasi, ang sinasabi ko, since wala ka dito, wala kang time para tumingin, so you better go for a more reputable brand. Yun nga, gaya ng, ito, hindi to paid advertisement na kasi personal experience ko to. You go for Ayala, you go for those premium brand kasi mas mahal nga pero mapapangalagaan, mas sigurado yung, kumbaga sa bangko, dineposito mo sa mas bangkong subok at matibay. Yeah. And Direk, I want to add lang, no, ito, you know, we are so price conscious eh. Ang kultura natin na. Tama, tama. Basta mura game. Oh. Whenever you do an analysis, uy, mas mahal to. Try to analyze at how much more expensive. Di ba? And then yung kunwari, uy, mas mahal to ng 500,000. Then, dun mo lang siya i-weigh. Am I willing to save 500,000? Pero ito naman yung risk ko by going with this cheaper brand or cheaper supplier. So may give and take talaga eh. And that's how you make a better analysis. Thank you. So ang dami mo nang na-share sa aming mga tips tungkol sa property investment. Ang dami naming natutunan. Tatandaan namin yan. At I'm very, very thankful na pinagbigyan mo ko at bigyan mo ko ng free consultation pa. Basta ikaw, Direk. You know, we've been friends for a long time and you know, long-time friends are really good. Long-time friend, yeah. Oo. So, ayun. Maraming salamat, Property Guru Carl. At pinaunlakan mo ako at ang dami mong na-share sa amin na very valuable tips on how to invest and how to look at things and how to look at property investment. Maraming salamat, Boss Carl. Boss, Direk, Boss Direk. I just want to thank you to your team, Direk Lester, for inviting me. I really enjoyed this. And sa lahat ng nanonood, you know, I enjoy doing this. Just send me a message if you have a show and may question kayo about property. Hindi ako snabero sa Facebook. Just message me. And I would love to talk about property to all your listeners, Direk. Thank you. So sa mga taong gustong matuto sa property investment, i-follow nyo si Property Guru Carl. Ano nga pala yung Facebook page mo? At saka, Facebook, Carl D-Property Guru. Sa ayun. TikTok naman, Carl D. Property Guru. Ayun. Follow nyo yan. Marami kayong matututunan dyan. One, kasi ang masasabi ko lang, syempre masipag tayo magnegosyo, nagnenegosyo tayo, ginagamit natin yung yung pagod natin, yung lakas natin, yung presence natin in earning money. Pero syempre, aabot din sa time na lumalaki yung negosyo, hindi na rin tapos tayo, we're not getting any younger, kailangan din talaga pumasok tayo sa property kasi yan yung magbibigay sa atin ng income kahit na wala tayo dyan. Kumbaga, long term. Tapos syempre, tatandaan natin, gaya ng lesson na natutunan ko, if you're into property business, property, hindi yan yung negosyong nagmamadali. Kung nagmamadali ka, hindi yan yun. Exactly. Long term, secured, mas matibay, mas stable. So yun. Thank you very much, Carl, and I hope pagbigyan mo kami ulit sa mga susunod naming episode. Salamat, Direk. Thank you. Thank you. Bye-bye.
Sana marami kayong nakuhang mga tips at advice tungkol sa property investment today sa conversation natin with Mr. Property Guru Carl D. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please like and subscribe to my YouTube channel, Direct Lester, and click the notification bell para ma-inform kayo kung meron kaming bagong videos na lalabas. Maraming salamat!